Hello mga palangga! Welcome sa aming kauna-unahang family getaway itong taong 2024. Papasyalan namin ang isang pueblo dito sa parte ng Madrid ay ang Patones de Arriba o Small Kingdom of Madrid. Kasama nga pala namin ang aming kaibigan na mag-asawang Boridas at ang kanilang mga apo para meron din kasama ang aming bunso sa pamamasyal. Isang oras na biyahe via car magmula sa City of Madrid ang pagpunta dito. First time naming puntahan ito kaya naman hindi maisukat ang aming galak kasabay ang aming mga yapak patungo sa kataas-taasang bahagi ng pueblong ito. Habang ninanamnam namin ang bawat sulok ng kalye, ganun din ang pagdama sa istorya ng mga alaala ng mga unang bahagi ng siglo. Kabilang ito sa nakahiwalay na lugar na halos hindi napapansin sa paglipas ng mga siglo at pinamamahalaan pa ng sarili nitong hari hanggang sa 18th siglo. Ang mga bahay dito ay purong gawa sa uri ng bato na madaling hiwain pangpatag. Nakakamangha kung paano nila alagaan at prineserba ang karamihang abandonadong bahay. Mga bakat ng nakalipas ng maraming panahon sa kung gaano kasimple at mapayapa ang pamumuhay nila dito. Hindi ito totaling abandonado dahil marami pa ding residenteng nananatiling tumira dito at mas lalo pa nila itong pinaganda gawa ng binuksan nila ito sa mga turista. Kaya naman, sa mga nais magstay dito for how many days, ay pwedeng-pwede dahil may mga hotel dito sa mismong loob ng Patones de Arriba at mga restaurants and coffee shops. Nako, ayan na. Diyan na kami sa bandang pinakamataas na halos tanaw mo ang mga naglalakihang mga bundok na nakapalibot sa pueblong ito. Yung feeling na nang ibang bansa ka sa mga oras na yan. Maka nature lover ako kaya sobrang manghang-mangha ako sa kapaligiran. Di ko lubos akalain na makakarating ako sa lugar na ito. Kaya naman, ganun na lang ang aking pasasalamat at pagpupuri sa may kapal dahil ang totoo niyan, sa summer pa sana naming plano na puntahan ito subalit mas minarapat ng Diyos na sa ganitong araw kami pupunta. Okay, buti ng Diyos dahil masama ang panahon ayon sa weather update. Subalit tunay na walang imposible na bigyan kami ng araw at ni Ambon walang may pumatak sa oras ng aming pananatili. Kaya pagpasensyahan nyo na kung kakanta ako ng Wherever I go, God is with me. Wherever I am, He is there. So ayun na nga, kami ay pababa na at hindi na kami masyadong nagtagal pa kahit gusto pa namin ikutin ang lahat ng sulok dahil meron pa kaming susunod na pupuntahan, kaya abangan nyo sa next upload ko. Ibang way ang dinaanan namin pababa kaya nakita namin ang munting ilog na ito na pawang parte ito ng pinagkukuhaan ng tubig nila ng unang panahon na sa bandang sulok ang labahan at ito ang tubig inumin nila malamang. Kaming mga matatanda, paligid at history ang hiling. Subalit ang mga bata, nasa bato, tubig at bulaklak ang hiling paglaruan. Kaya buti na lang walang may nagiinarte at umiyak. Kung may umiyak man, yun ay nadapa. Siyempre, bago ang lahat, hindi po pwedeng hindi dumaan sa souvenir shop. Isa lang naman ang nais kong bilhin ay ang fridge magnet. Kahit na sobrang simple lang ang meron sila, bumili ako kahit isa. So paano ba yun mga palangga? Kahit na hindi nyo ako nakikita, ako'y naririnig nyo. Pagpasensyahan nyo na din ang aking boses ha? Hanggang sa muli mga palangga. See you on my next vlog. God bless.